Ano ang nakatago sa malaking dingding sa dulo ng universe? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Malamang isa ka sa mga nagtatanong kung ano ba talaga ang pinakaduluduluhan o pinakahangganan ng universe. Well, medyo baliwan na naman ang ating paksa sa ngayon. Dito tatalakayin natin ang pinakadingding ng universe kung meron man talaga. Yan naman, simulan na natin. Noong 2013, ng mga astronomer ay pinag-aaralan ang gamma ray bursts sa outer space. Ayon sa kanila, may layo itong 10 billion light years mula sa ating mundo. At nakikita na isa itong makinang na dingding sa kalawakan. Ito na ba talaga ang kalangitan? Maraming nagsasabi mapahanggang sa ngayon na ang heaven o langit daw ay makikita sa likod ng solidong malaking dingding sa pinakadulo mismo ng universe. Well, ang usaping ito ay wala pang konkretong basihan. Pero isa lang talaga ang malinaw. Sa kalawakan ay meron talagang mga dingding. Oo, tama ka sa narinig mo. Ngayon, magsimula tayo sa Earth. Ang unang cosmic wall ay medyo malapit pa lang sa ating mundo. At ito'y isang imaginary boundary sa pagitan ng space at atmosphere natin. At ito'y tinatawag na Von Karman Line. Nakalocate ito 100 kilometer mula sa ibabaw ng ating mundo. At ang sumapit ang taong 2022 ay halos 600 na katao pa lang ang nakalagpas dito. At karamihan sa mga nakalagpas sa Von Karman Line ay nagbago ang buhay. Pero bakit kaya? Dahil ang mga first timer na nakita ang mundo mula sa orbit ay nakaranas ng overview effect. Nilarawan ito ng mga astronomer bilang isang taong nakadama ng labis na pagkalula. Naramdaman pa nga rin nila kung gaano lang tayo kaliit, karupok na napapaligiran ng walang katapusang lalim ng space. Ngayon, pumunta na nga tayo sa susunod pang dingding. Ito ang dingding na medyo delikado. At ang tawag dito ay Van Allen Belts. May taas itong 17,000 kilometer mula sa ibabaw ng ating mundo. Sa katunayan, isa lang itong manipis na wall na binubuo ng charged particles mula sa magnetic field ng ating mundo. At kung nasa may spaceship ka at dadaan ka dito, ay para makaligtas ka sa napakatinding radiation na dulot ng charged particles, ay dapat lang mabilis mo lang itong tatawirin. At sa katunayan, miski ang pinakamabilis na rocket sa buong mundo, ay aabutin pa ng taon bago ito tuluyang matawid. At kung makalagpas ka na dito, ay madaraanan mo naman ang isa pang boundary ng solar system. At ito naman ay ang asteroids belt. May layo itong 180 million kilometers mula sa ating mundo. At kung papalarin at makatawid ka pa rin dito, ay dito makakadama ka na ng napakatinding lamig. Pero bakit kaya? Ito'y dahil nakalagpas ka na sa zone kung saan nakatira ang araw. Ganun pa man makalipas pa ng ilang taon, ay mararating mo na rin dito ang orbit ng Neptune, ang huling planeta sa solar system. Sa kabilang banda, di ka pa agad makakarating sa pinaka-boundary ng solar system. Pero ang tanong, saan ba talaga ito makikita? Bagamat nakalagpas ka na sa may Kuiper Belt, ay meron ka pa rin madaraanan ditong isa pang cosmic wall kung saan narito na ang planetang Pluto. At malalagpasan mo lang ito kung sakaling may layo ka ng 18 billion kilometers mula sa ating mundo. Oo, at sa pagkakataon na ito ay narito ka na nga sa may Heliopause. Isa itong cosmic wall na nag-neutralize ng solar wind. At ang rocket kagaya ng mga Voyager ay kinakailangan pang maglakbay ng halos 40 years bago nila ito tuluyang malagpasan. At sa ganitong layo, ito na ang maririnig mo dito. Ito ang mga tunog na nililikha ng interstellar plasma. At di umano sa lugar na ito, dito naninirahan ng iba pang mga nilalang kagaya ng mga aliens. At ngayon magugulat ka pag nalaman mo na ang Heliopause ay isa palang napakalapit na dingding at kinukonsider pa rin itong teritoryo ng araw. Dahil kung lalayo pa tayo, mapupunta na nga tayo sa isa pang dingding. At ito'y may layong 7.5 quadrillion kilometer mula sa atin. At ito ang tinatawag na The Oort Cloud.
at ito'y binubuo ng bilyong-bilyong mga kometa. At ang napakalaking manipis na bilog na ito ay ang pinaka-final point na kung saan ito na ang pinakadulo ng gravitational influence ng araw. Oo, tama ka. Wala nang bisa ang gravitational influence dito ng araw. Sa makatuwid, napakalayo na nga nito. At pag pinalad kang makapunta dito, detected mo na agad dito ang posibleng kometa na tatama sa ating Earth 100 years bago ito mangyari. Sa kabilang banda, ang mga Voyagers ay hindi pa ito natatawid sapagkat mawawala na tayo ng kontak dito bago pa man ito marating ang The Oort Clouds. So sa makatuwid, hindi pa gaanong preparado ang mga teknolohiyang meron tayo para matawid pa ang pinakaduluduluhan ng solar system. At FYI, solar system pa lang ang pinag-uusapan natin. Ngayon, kung di pa nga tayo nakakatawid dito, ay gagamit muna tayo ng kakaibang spaceship mula sa future. Nang sa ganun, matawid na natin ang iba pang mga cosmic walls. So ano na ang susunod na cosmic walls sa labas ng solar system? Ito ang Milky Way Galaxy. At ang gitna nito ay may layong 25,000 light years mula sa atin. At talaga namang aabutin tayo ng libo-libo pang mga taon bago pa natin matawid ang pinakadulo nito. Ngayon paano kaya kung matawid na natin ang Milky Way? Ano naman ang susunod? Dumako na tayo agad sa The Great Attractor. Ito ang gravitational anomaly na may layong 250 million light years mula sa ating mundo. At ito'y milyong beses na mas mabigat kumpara sa ating Milky Way Galaxy. At ito'y lumilipad ng sobrang bilis. At kasabay nitong lumilipad ang iba pang mga naglalakihang galaxy sa loob ng Lanyakia Supercluster. Sa katunayan, ang Great Attractor din ay isang manipis lang na filament. At kagaya ng sinabi ko kanina, nasa loob lang ng Great Attractor ang ating galaxy. So ngayon, ano pa ang mas malaki sa The Great Attractor? Ito na ba talaga ang dulo? Hindi pa, dahil narito pa ang glowing wall na nakalutang o nakatayo lang sa universe. Ito ang tinatawag na The Hercules Corona Borealis Great Wall. Isa itong superstructure na binubuo pa ng kumpul-kumpul pang mga galaxies. At may haba itong 10 billion light years. Oo, at kung tutuusin, ito pa lang ang 1/10 na bahagi ng buong observable universe. Ngayon, mag-move on na tayo at dumako naman tayo sa Eridanus Supervoid. Ito ang isa pang wall na binubuo ng empty space at may nipis itong 2 billion light years. At ayon sa mga dalubhasa ay merong libo-libo pang mga galaxies sa paligid nito. So ngayon, dumako na tayo sa pinakadulo o sa pinakadingding ng universe. Ito na ang pinaka-finale. Ito ang tinatawag na observable universe. At FYI, sa loob ng observable universe ay narito ang bilyong-bilyong mga planeta, bilyong-bilyong mga bituin at bilyong-bilyong mga galaxy. At kung tutuusin, quadrillion, sextillion ang nakatira ditong mga planeta. Pero ang malaking katanungan, ano makikita natin pag lumagpas pa tayo dito? Meron pa bang iba pang mga galaxy sa labas nito? Ayon sa mga siyentipiko ay di malabong meron pang iba pang observable universe na katabi nito. Oo, hindi pa rito natatapos ang universe. Ultimo ang pinaka-high-tech na teleskopyo ay hindi ito masasagot. Bakit kamo? Dahil miski katiting na liwanag sa labas ng observable universe ay hindi pa nakakarating sa Earth o makakarating sa Earth. Dahil sobra-sobra na itong layo. At isa pa, kahit immortal kang tao ay di mo pa rin magagawang malaman ng lahat-lahat ng bagay sa universe. Dahil, inuulit ko, isa lang tayong buhangin o mas maliit pa sa buhangin kung ang basihan ay ang buong observable universe. Alright, once again, this is Arvin Polo TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito rin ay nakakapagbabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on my next video.